Mag-aral ng salita mo, Lord. Ikaw ang mag-usap sa labi mo ngayon. Asusete niya, Lord, sa lungs mo kagiging. Your Spirit is upon us, O God, and you will anoint us to preach your word, O God, to the people who need deliverance and to know God in Jesus' name. Hallelujah. Lord, salamat sa gabi nito. Salamat po na hindi ko kapakinoon. I-bless mo ang bawat isa, ang mga tayo ng mga kapatid, Panginoon, pakikinig. I-bless mo rin po ang Panginoon, ikaw ang mag-usap sa labi ko. For whom you bless of you, O God. Salamat naman. We bless you. We honor you. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Mga kapatid, kalimat, ano po natin namin yung pagsunod? Ang pinakamataas na pagsunod na nangyari ay ang pagsunod ni Jesus sa kanyang kamasalanin na iali ang kanyang sarili upang maligtas tayo. Amen? Yung po ang pinakamataas. And I still remember when I was still in the service, sabi ng mga superior ko, obey first before you complain. So, sunod ka muna, kaya ka magko-complain. Pero, pag Kristiyano ka, you have to obey all the time. Amen, mga kapatid? Hindi ka pwede, hindi mo susunod. Uy, kaya hindi mo sa Diyos. Our Bible verse is about Deuteronomy 11, 26 and 28. Sabi sa 26, behold, I set before you this day a blessing and a curse. Ito pong salita ng Panginoon ay nausan ng panahon, ng unang panahon sa mga Israelita. Tayo po ang bagong generasyon ng Israel. Amen, mga kapatid? Sabi ni Sabi, sinabi po ito, a blessing if you obey the commandments of the Lord, your God, which I commanded you this day. And 28 po, a curse, if you not obey the commandments of the Lord, your God, but turn aside out the way which I commanded you this day. You go after other gods, which you have not known. Maraming po, nagkakamali po na ang kailan sinusunod ay ang ibang Diyos. Ibig sabihin, yung ginodos nila ay malilayaw, yung kagustuhan, yung yaman. Pero sa inyo, Panginoon, kayo po ay inalis na pa sa ganong gawin. Umpis, ang sinasabi po, we will discuss about what is obedience. It means positioning oneself under someone by submitting to other authority and command. We are submitting ourselves to God. Nung tayo kami Kristiyano, tinanggap natin si Jesus na Diyos ang nagpagtas ng buhay natin, mga kapatid. Amen, mga kapatid? Kaisan tayo ni Kristo, isan tayo. Umpisa nung na-crucify si Christ sa Galatians 2:20. Sabi nito, I have been crucified with Christ and have no longer lived, but Christ lives in me. Sa atin po. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself to me. Kaisa na tayo ni Kristo, iisa na. Nung umpisa nung bigay natin ang buhay natin sa Diyos, kasi siya ay sinakripisyo niya ang buhay niya para sa atin para tayo maligtas. Amen, mga kapatid? And our step, it only got the next. Sabi nyo sa Psalms 7:23, the step of a good man are honored by the Lord and he delights in his way. Lahat po na ginagawa natin, pagsunod natin sa Panginoon, napapakawa natin ang Diyos. Amen po ba? Ang we value the world ka, tanong yung mga katabi mo, sumusunod ka ba sa Panginoon? We should value the world ka. Yung po ang ating kukulin ng ilang sa lingkod ng Diyos. Sa Proverbs 16:9 po, a man's heart plans his way, but Lord directs his steps. Nagtayo rin po, ang Diyos ng ating mga plano. Siya po ang, siya mismo ang nabibigay ng way. Magkapag gusto namin pumunta sa ganon, pag hindi ka noob ng Panginoon. Marami sa atin dito nakakarapit sa bagay na sinusunod natin ang gusto natin, pero hindi yung plano ng Diyos. Na yung plano ng Diyos, mas mabuti, mas mahinan, mas for His glory and honor. Eh, mga kapatid? Biblical meaning of obedience is to hear. How can you hear kung hindi ka nga magtatagawa eh? How can you hear kung hindi ka nga nakakinig na salita ng Panginoon?
and act accordingly. Are we doing it? Are we, what is the word of God manifesting in our lives? Baka naman nanibilig lang tayo, tapos hindi tayo na nangyari ginagawa. Let's examine ourselves for a moment na pakakala natin na sunod tayo. You keep listening, listening, but you're not doing it, we have to do it. Because it's our service to the Lord, magawin ang kanyang salita. Amen? When we hear the word of God, it needs action. Kailangan po ng manifestasyon. Yan po sinasabi sa James 2:17, ang pananampalataya mo ba ng gawa ay patay. Is our faith dead? We should put it in manifestation. Baka na nakikinig ka na. Ay, nandawa ba yung study? Ayos lang yan. Pero hindi nagmamanifest sa'yo ang sinasabi ng Panginoon. The wisdom that God gave you, hindi mo ginagawa ang kapatid. Kung sakaling ganun, there's still time to come to God. This is time to repent. This is time to pray. Amen, mga kapatid? Biblical obedience to God is to hear, trust, submit, and surrender. Yung pala, makinig ako, magtiwala ako, magsabit ako sa Panginoon, at isumulakan sa Panginoon. Amen? Sabi sa James 4:7, submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee from you. Kung hindi ka nagsasabay, nakikinig ka lang. Hindi mo pinupunay-punay ang salita ng Panginoon. Ang demonyo is just like a roaring lion. Na kapag nangyayang dyan, ay ayaw mo sa hindi. Hindi mo sinasabuhay ang salita ng Lord. Hindi na nalalangin. Sa mga tayo bukas, kung meron makapatid tayo na tayo magbubulang, patuloy na sa patuloy, paano makapumara tayo na wabig sa Panginoon? We have to surrender to God. Psalms 7, surrender yourself to the Lord and wait patiently for Him. Do not be preoccupied with an evil doer who succeeds in his way when he carries out his will. We need to surrender to God. So when that time we have to wait patiently. Baka may iintay ka, hindi mo nadali. Tapos may parang na dinipta sa'yo. Ay, hindi ka. Hindi na natin iintay mo. Maghintay ka. Ang gawin natin mga kapatid, we have to be still. We need to pray. We need to come to Him and pray to God. Na alam natin ang Diyos ay sumasagot sa ating pananalig. Kung hindi pa natating, wait patiently, sinasabi ng Lord, wait patiently, wait patiently. Yung ikaw ay nangatay ng matagal, pag dumating naman yung isang time, worth it naman, kaya pala. May talong mo, kaya pala nangyayari ang bagay na sa akin. Ay, may plano ang Diyos. May plano ang Diyos. Ayan mga kapatid. Sa lahat ng nangyayari na alam mo, everybody is waiting for something. You're waiting for your partners, you're waiting for your position, promotion, and blessing. Dadating yan sa tamang panahon in God's time. Amen, mga kapatid? Purihin po, Panginoon. Hallelujah. Kung mapitan po tayo, we need to trust God all the way. Sinabi sa Isaiah 41:10, so do not fear, for I'm with you. Do not be dismayed, for I'm your God. I'll strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. God will help us. Sinasabi sa Isaiah, tutulungan tayo ng Diyos, papalaksin tayo ng Diyos, at sasamahan tayo ng Diyos sa ating panginihintay. Whatever it is, He will be blessing us in His time, in His own way. Hindi po sa ating panahon, mga kapatid. Eme po ba? Ano ba? Takakagdas talaga. Kasi, I don't know why this topic impressed me by the Lord and share. And sabi ko, fear cannot overtake us. But God is all powerful. He will cover us all strength. We need. Bibigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon na lahat ng pagkakataon. Psalms 41:46:1.
David just said, an ever present help in trouble. Malinaw po. An ever present help in trouble. Sure na sure, magtutulungan tayo ng Panginoon sa ating mga dinadala sa buhay natin ito. In our distress, in our problems, the Lord stand in His people. Sino ang people niya? Yung mga tao, yung mga nilalang naniniwala sa Kanya at sumusunod sa Kanyang salita. If we abide in His word, hindi tayo iniwan ng Panginoon, mga kapatid. Kaawalan niya tayo ng ating kamay at tabay ng Panginoon at hindi tayo ibigawan. Amen, mga kapatid? He gave strength to become, overcome the attacking enemy. He delivers and brings us strength to stand and win the battle. Manalo tayo, manalo tayo, hindi tayo panunan. We are winners. We are victorious in Christ Jesus, mga kapatid. Amen, mga kapatid? Amin lang tayo kung ano ang pagsubok na tumalagin sa atin. I've been there. Ayun ko. I want to share my past. Gusto kong i-share for the glory of God. Nung panahon, lalo na ko sa pagkakaroon na bumubuha. Maraming binilitang kaaway sa akin. Wala akong kwenta. Sabi mo nang bumubuha ito. Lumating sa point na gano'n. Kaya pala, nakikita ng kaaway ang iyong utensya, ang iyong paggamit ng Panginoon sa iyo sa darating na panahon. Kaya pala ganun ang tindi ng pinagdadanasan mo, kapatid. Gagamitin ka ng Diyos sa kanyang kaharian sa tamang panahon. Ilibigin ka ng kaaway at marami kong ano, paggamit kayo lang, kumulan na. O wala sa bisyo, lumayo. Pero ang Diyos, mga kapatid, hindi mo bitaw ng Panginoon ang likod nyo na mapatuloy, umapak. Talagang nakakalala ko na muna, pero purihin ang Panginoon sa mabuti niya, mga kapatid. Na makabuti ng Diyos, mga kapatid.